Good day, Ruizians. I am Sir Rolly, your teacher in Earth and Life Science. Today, I'll be teaching you again another lesson. But before that, let's pray first. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, being the true source of light and wisdom, grant us the grace of understanding, of knowledge, and enlightenment of mind for us to truly understand the lessons which are designed for us by our teachers. With love and compassion, we humbly pray that you will continue to heal our land against this pandemic that we are facing right now. Guide us, O Lord, unworthy as we are. Lord our Father, make us your servant to become servant to others. Make us to become more in love for us to give love to others. And Lord, continue to make us humbly knowledgeable of our chosen expertise that we become share of this knowledge to others. This we ask through your most holy name, together with your begotten Son, our Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit, forever and ever. Amen. San Lorenzo Ruiz, pray for us. Jesus, you are my Lord. May happiness lies in you alone. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. How are you today? I hope that you and your loved ones are in good condition. In our last video, we've discussed about Earth's materials and processes. You learned the different things about the rocks, that there are three kinds of rocks, which are igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. You also learned about the different characteristics of minerals and how are they classified based on their physical and chemical processes. After that, you learn the rock cycle and how it circulates the earth. You also learn the different exogenic and endogenic processes. Now, before we start with our lesson, I want you to get yourself ready and have your learning packet with you. Before starting with our lesson, answer first the pre-assessment found on the assessment sheets on your learning packet. For this unit, we only have one lesson, and that is geologic time scale. For this lesson, we have three objectives, and these are: describe the methods, relative and absolute dating to determine the age of rocks. Second, explain how relative and absolute dating were used to determine the subdivision of geologic time scale. And third, describe how the Earth's history can be interpreted from the geologic time scale. What is geologic time scale? The age of the Earth is recorded on rocks, which contains the remains and traces of plants and animals, which are commonly called as fossils. Rock records are then illustrated on a timeline on what we call as geologic time scale. This time scale is divided into era, periods, and epochs, respectively. Subdivision of geologic time scale is based from significant events on Earth's history as interpreted from the rock record. So after learning the different kinds of rocks, how they circulate the Earth, how they are transported, how they are eroded, it is also important to know how they are used to determine the age of the Earth and the significant events that happened in the past. Ganun kahalaga yung mga rocks natin. Sila ay nagko-contain ng remains of plants and animals, or what we call as fossils, which are used to determine kung gaano nga ba katagal yung isang organism na yon na nanirahan, or gaano kailan siya nanirahan dito sa Earth. Okay? So ganun kahalaga yung rocks. That's why they are important to be transported para malaman kung ano nga ba yung naging rich history of the Earth. Okay? Now, how time scaled? Paano nga ba nasabi ng mga scientists na ganitong panahon na develop yung ganyang animals
or sa ganitong era na buo yung Earth? Okay, paano nga ba in-scale or pinaghati-hati yung timeline dun sa may geologic timescale? So to establish the timescale, scientists considered correct succession of rocks which is achieved through relative and absolute dating techniques. Okay, meron tayong ginagamit na dating or paglalagay ng date doon sa mga rocks which are divided into two techniques, which are the relative and the absolute dating. So, how are these processes being done by the scientists? Okay. We have first absolute dating. Using absolute dating, scientists could assign specific time units to mineral grains within a rock. Okay. So, yung absolute dating, nakakapag-assign yung scientist ng specific time. Where does the rock? When does the rock form? Kailan nabuo yung fossil na nandun sa rock? Okay. Well, the relative dating says that it is the based on the principle of superposition. The layers of the bottom are said to be the oldest and the layers at the top is said to be the youngest. Nagginamit niya yung pagkakaiba-iba ng layers ng rock dun sa ilalim ng lupa na sinasabi niya, yung mga layers na yun yung nagdetermine kung gaano katagal or kung gaano katanda na yung rock ngayon. So kung ano man yung living organisms or remain living organism na mapafound dun sa layer na yon, masasabi na doong panahon siya namuhay. So for example, kung nasa pinakailalim siya ng layers ng rock, siya yung pinaka nauna. And then papataas ng papataas, yun yung pinaka bata or pinaka latest na nabuo or namuhay dito sa mundo. Okay? So ganito yung ginagawa sa relative dating. Okay. Yung pinaka layer na nasa ilalim is the oldest and then yung nasa topmost is the youngest. Now, sabi ko nga sa inyo, sa pagitan ng mga rocks, may mga makikitang fossils of plants and animals. Yung mga remains, pwedeng skeleton or yung mga mga old body parts na galing sa animals. So yung mga found dito sa pinakailalim, sila sinasabing oldest or pinakamatagal na nag-exist sa buong mundo. And then, papataas na mataas, sabihin nyo, nandito sa ibabaw is the youngest one to live on the earth. May pinaka-latest na nabuo or na-create or namuhay dito sa may earth natin. So, ang tawag dito is law of superposition. Ito yung ginagamit ng relative dating. Kaya siya tinawag ng relative dating because it is only relative. Hindi siya ganun ka-exact. Sinasabi niya lang yung pwedeng maging timeline ng mga animals or ng mga plants base dun sa position niya. Wala siyang exact date na binibigay. Basta yung nasa ilalim yung oldest, yung nasa ibabaw yung youngest. Then we have types of absolute dating. Yung absolute dating, meron siyang 4 ways kung paano siya ginagawa. Okay? So we have radiometric dating, dendrochronology, amino acid dating, and thermoluminescence. Okay? For radiometric dating, ginagamit nila yung kung gaano katagal yung decay rate ng isang organism. Okay, method used to date rocks and other objects based on the known decay rate of the radioactive isotope. Sinasabi kasi naman yung mga fossils ng animals and plants, nagre-release na ng tinatawag nating radioactive isotopes. So yun yung mine-measure yung kanyang decay rate para malaman kung gano'n nakatanda yung isang fossil na nakita dun sa rock. May gumagamit siya ng radioactive techniques. Next, we have amino acid dating. So, tinitingnan yung structure ng proteins or amino acid dun sa isang, kung available pa siya or pwede pa siyang makuha or ma-extract dun sa isang fossil para malaman din kung gano'n nakatagal mula nung nabuhay yung isang organism na yon. Then, we have dendrochronology, wherein 3 rings are examined to date the exact year they were formed. Ito yung natawag na annular rings dun sa mga puno. Di ba meron silang mga layers na paikot? So, binibilang yon ng mga scientists para malaman kung gaano katagal na siya namuhay. Sinasabi nila, yung annular rings is, for example, yung isang bilog na yon is 1 year, na susunod is 2nd year, ganun siya. So, dinedetermine niya kung gaano katagal yung buhay ng isang halaman or ng isang puno sa pagbilang ng rings na nabubuo dun sa kanyang stem. Okay. Pag kinut down siya kasi may makikita kayong mga rings. So yun yung nagsasabi daw kung gano'n na siya katagal. Okay. Or kung ilang taon na siyang nage-exist.
Then we have thermoluminescence, okay? Yung mga fossils, pwede rin siyang painitan into specific heat. Dates fossil through determining the date where the last time they are heated. So, ina-expose sila sa isang heat and then malalaman kung kailan sila or gaano katagal na sila mula nung mainitan sila nung araw. Malalaman yon, okay? Diba? As di, pagka thermoluminescence, meron silang ilalagay lang, i-expose sila sa radiation or sa isang ilaw. And then, lalagyan nila ng heat, malalaman na nila or makakalculate na nila kung gaano katagal na mula nung masikatan ng araw or kung gaano katagal na sila ay na-heat doon noong panahon nila. Okay, so, kumbaga sa absolute dating, kapag pinagsama-sama natin yung ideas ng apat na to, yung radiometric, amino acid, dendrochronology, and the thermoluminescence, mas specific yung binibigay niyang dates kasi gumagamit na ng iba't ibang methods para malaman exact date kung kailan nag-exist yung nahanap na fossil dun sa mga rocks. Okay, again, pag sinabing relative dating, relative lang yung binibigay niyang age dun sa mga rocks and sa mga fossils, and binabasa niya lang yon kung asaan yung position niya sa mga rock layers. Kung nasa pinakailalim siya, and that is to be said as the oldest. Kung nasa may ibabaw na part siya, it is said to be the youngest. Now, for absolute dating, binabasa siya sa iba't ibang methods. Pwedeng dun sa radioactive decay ng isang fossil or dun sa natitira pang nucleic or amino acid dun sa kanya. Pwede rin naman dun sa may rings, dun sa may puno para malaman kung gano'n na siya katanda or katagal na mumuhay. And pwede rin naman yung thermoluminescence kung saan tinitignan or kinakalculate kung gaano katagal na siya mula nung siya ay mainitan ng sunlight. Okay? So now, let's go to the geologic time scale. Ano-ano ba yung nasa loob ng timeline ng ating Earth? Kung paano mula nung sa kanyang pagkakabuo hanggang sa present day? Okay? Geologic time scale is divided into four main eons or the big events that happened during the Earth's history. So, pag sinabi natin iyon, nandito yung mga malalaking events na naganap dun sa pagkakabuo ng ating planet. First one is the what we call as Hadean Aeon. It is the time where the Earth was just being formed. There were a lot of objects that hit Earth causing it to rise in temperature. Okay? So, ito yung tinatawag nating ball of fire pa lang yung Earth. Mostly po, mainit yung kanyang surface dahil sa mga different objects such as meteors, comets, and asteroids na tumatama sa kanya na nagko-contain ng mga mainit na gas. That's why our Earth became a ball of fire 4.5 billion years ago. Sinasabi kasi na ang ating Earth ay ganun nakatanda and na-form siya 4.5 billion years ago. After this eon came the Archean eon, which is the rise of the bacteria, okay, or the single-celled organism that thrive using methane and ammonia gas. Yun yung prominent na gas that time, methane and ammonia. And itong mga organism na to talagang kaya nila makapamuhay sa extreme environment. Okay? So, kayang-kaya nila yon dahil nga sila ay mga bacteria and they are single-celled organism. And that is 3.8 billion years ago. After the Archean Aeon came rise the Proterozoic Aeon, which gave rise to pre-oxygen in the atmosphere. Dito na nabuo yung pinaka-essential component of our Earth, which is the oxygen, giving the chance for the animals that needs it to live. So dito na nabuo yung mga hayop, unang mga organism na naging dependent sa oxygen. And the last eon is called as Phanerozoic Eon, which still happens today. Okay? So Phanerozoic means visible life. Okay? It contains the evidence of life forms that are familiar today. So it happened 540 million years ago. Lahat doon ng mga organisms na alam natin ngayon is nangyari or nabuo or nag-evolve from this eon, which is the Phanerozoic, which is the focus of our discussion. Dito tayo mag-focus kasi nandito talaga yung significant events na nangyari at na-date sa pamamagitan ng relative and absolute dating. Phanerozoic Aeon is divided into eras.
Ito naman yung mas maliit na divisions of geologic timescale, which are called as eras. And they are Paleozoic era, or the early life, Mesozoic era, or the middle life, and Cenozoic era, or the new life. Now, let us discuss now the different periods naman. Okay, ito naman yung mas maliliit na types or subtypes ng era kung saan nahati pa yung mga eras into different time, which are called as the period. So first, we have Paleozoic era. Paleozoic era is divided into six periods, namely Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous, and Permian. Okay? Ba't ba ganyan yung mga names nila? Pinapangalan ko sila sa mga taong nakaka-discover sa kanila o kaya kung saan lugar sila nakita yung fossils nila, yung mga remains nila, kung saan nakita doon ipinapangalan. So ganito, imagine, ganyan yung life forms during the first period of life, during the Paleozoic era. Okay, ganyan yung mga makikitang animals noon. Napaka-extraordinary at mukhang hindi naman siya nakikita natin ngayon. They are mostly extinct na. O kaya naman, may mga kamukha sila dahil maaaring nag-evolve na to into new organisms na nakikita natin ngayon. So let us start with the first period under Paleozoic era, which is the Cambrian period. Okay. Cambrian happened 540 million years ago. It is the very first period during the Paleozoic era. It is named after Cambria whales, or sabi nga sa inyo, galing siya sa isang lugar, set peak for arthropods, or ancestors of insects and crustaceans and chordates. Sila yung mga animals na naging parang ninuno or ancestors, mga kauna-unahang insects and crustaceans. Ano ba yung mga insects? Yung mga mosquito, ano ba, dragonfly, butterfly, crustaceans, yung crabs, lobsters, and the first chordates, mga fishes, tayo, chordates din tayo. So ganito yung mga organisms na makikita doon. Yan yung mga, para sila mga alupihan or ipis, ganun yung itsura pa nila dati. Yan yung mga arthropods na tinatawag natin during the Cambrian period. So makikita nyo dyan, halos parang may same characteristics na din sila. So ganyan lang mga itsura nila. They are our ancestral insects. Diyan sa lahi nila nagsimula ang mga insekto na nakikita natin ngayon. Okay, so those are for Cambrian period. Next we have Ordovician. For Ordovician period, it occurred 488 million years ago. It gave rise to trilobites or trilobites, jawless fish, mollusks, and corals. Ito yung sikat na nakikita natin sa mga old books or sa mga sa internet kapag sinabing mga lumang panahon, fossils, yung trilobites. Ito yun. Para silang ipis na maraming galamay or kamay, yun yung itsura nila. And then yung mga first mollusks, ganyan yung mga unang mollusks. Pag sinabi natin mollusks, animals that contain shells, okay, parang mga squids or parang mga snails, okay, and corals, ganito yung mga unang panahon na corals and fish, diba? Ibang-iba sa mga fish na nakikita natin ngayon, ganyan yung itsura nila dati, nag-evolve lang. Okay, so ganyan yung mga hayop na makikita during the Ordovician period. Okay, para tayong nagtutour sa aquarium or sa terrarium. Okay? Next, we have Silurian. Okay. So, Silurian occurred or happened for the last 444 million years ago. Ano siya nag-occur? So, diversification of jawed fish and bony fish. Multicellular life also began to appear on land in the form of small bryophyte-like and vascular plants. Terrestrial arthropods also occur. Okay? So dito na, yung mga fish na nakita natin kasi kanina, wala siyang jaw, wala siyang panga, wala siyang pangkain.
So ngayon yung mga fish na nabuo dito, nagkaroon na sila ng panga or pangkain, mga kapal ng ngipin at matutulis na. Kasi nga, nag-evolve na, maaaring nag-evolve na sila para mas marami silang makain. Kasi kung ganun lang yung kanilang adaptation para sa kanilang environment, hindi sila makakasurvive. So ang ginawa nila, nagkaroon na sila ng bagong adaptation, maaaring nagkaroon na sila ng jaw and teeth para mas marami na silang makain. And also, it gave rise to multicellular life in the land. Okay? So dati kasi, during the first two period, puro sa silang, doon kasi nagsimula ang life form sa dagat bago nagpunta sa lupa. So yung unang-unang multicellular life in the land occur, which is the vascular plants, yung mga kauna-unahang halaman na namuhay dito. And also mga terrestrial arthropods. Kasi ang sinasabi ng mga scientists, yung mga arthropods na galing sa dagat, umahon sila sa lupa para mag-thrive. Kasi ang dami na nilang kakumpetensya sa ilalim ng dagat. So kailangan nilang maghanap ng different source of food. So ang ginawa nila, nag-adapt sila para makapamuhay sila sa land. So naging terrestrial arthropods na sila. Next one, we have the Devonian period. Okay? Devonian period happened last 416 million years ago. Okay? Devonian, named after Devon, England, kung saan napahanap yung mga fossils na to, showed development of ferns and first trees, animals called tetrapods or first vertebrates to live on land, which has lizard or snake-like structure and spider occur. So, yung mga kauna-unahang trees and ferns ay namuhay sa mundo. Ay, dito na sila, lumaki na yung mga puno, nag-thrive na sila, mas dumami yung species, and ito yung era ng mga ferns. Maraming ferns or pako na makikita sa paligid. And dito rin nakita yung unang-unang reptile, which is called as the tetrapods. Mukha silang snake na may parang itsura, yung face nila is lizard. Yung body nila is parang sa ahas, and then yung face nila ay parang sa lizard. So ito yun, tetrapods. And also, spiders. Okay? Ganun na pala katagal nag-exist yung spiders for 116 million years ago and until today. Okay, so yung different fishes gaya nito, ayan na sila, from water, nagtatrive na sila into land. Okay, so yun yung nangyari during the Devonian period. Next, we have Carboniferous period. Okay. Carboniferous period happened in the past 359 million years ago. Ganun nakatagal. It gave rise to conifers, dragonflies, and a widespread of cockroaches. Trilobites evolved to fish, and tetrapods evolved to marine reptiles, lizards, and snakes. And archosaurs, the ancestors of dinosaurs, occurred. Okay. So ito yung nag-give rise naman from ferns, nabuhay naman yung tinatawag nating conifers o yung mga halaman na nagpo-produce ng cones or cone-bearing plants. And also, it gives rise to dragonflies. Ganun na pala katagal nag-exist yung dragonflies, 359 million years ago na. And yung pinakakinatatakutan ng mga babae or ng mga hindi sanay, yung ibis. Okay, cockroaches, ganun na din katagal mula nung sila ay lumabas or na-create dito sa ating Earth. And sinasabi dito, yung trilobites daw, yung kanina natin nakita ng organism, is nag-evolve na into fish. Okay, para makapag-survive. And yung mga tetrapods, yung naging lizards and snakes. And then, dito na nagsimula yung rise of archosaurs. Okay, yung pinaka-ancestors ng mga dinosaurs. Kasi susunod na period is the period of dinosaurs. Okay. So, dito sila nabuhay. And lastly, is the Permian period. Permian period happened in the last 299 million years ago. Ganun nakatagal. Flourished by coral reefs and herbivores, and mass extinction happened. Okay? So, dito na nabuo yung mga coral reefs, yung mga halamang dagat, and the first vertebrates, first herbivores, yung mga kumakain ng grass or ng mga plants. Kasi nga, siguro dahil sobrang dami na nakakompetition ng mga animals, nag-adapt sila to eat other species just like plants.
Kasi nga, wide na din yung plants nun. So, kailangan, masanay din sila na kumain nun until then, naging herbivores na sila. And in this period, mass extinction happened, ending the era of the Paleozoic era. Dahil sa isang mass extinction or malawakang pagkaubos ng mga species, natapos yung Paleozoic era, giving birth to another era. Now, after the Paleozoic era, there comes the Middle Life or the Mesozoic era. Okay. In this era, we have three periods, the Triassic, Jurassic, and Cretaceous period. So, kitang-kita naman dito sa picture kung ano nangyari sa may Mesozoic era. Mesozoic era is the time or the life of dinosaurs flourish. Puro dinosaurs yung karamihan sa nabuhay noong panahon na to. So, let's start with Triassic period. Okay? Triassic period occurred 251 million years ago. Ganun na siya katagal. It gave rise to reptiles and the first dinosaurs. At yung mga first reptiles natin or the first dinosaurs, ganyan pa lang yung mga itsura nila. Yeah, okay, diyan na nagsimula yung lahi ng mga dinosaurs. Next, we have the Jurassic. It saw the rise of birds and mammals. Dito na na-form yung mga flying dinosaurs, kagaya nito. Okay. And the mammals. Okay. So, yan dyan nabuo yung mga flying dinosaurs and the first mammals during the Jurassic period. And then we have Cretaceous period, 146 million years ago, known for its iconic dinosaurs such as Triceratops and Pteranodon. Plants become abundant and very tall, allowing animals to surge in height as well. So, dito yung makikita natin yung sikat na dinosaur kung nakapanood kayo ng Jurassic World or Jurassic Park. So, ito yung tinatawag nating Triceratops and the Pteranodon. Okay, yung dalawa na to. So, sila yung naging abundant during that time. And also, yung mga trees is masyadong naging matataas. And tuloy, nag-adapt yung mga animals kaya naging higher than yung kanilang mga heights. Okay, so mas naging malalaki sila, mas naging prominent, and naging mas laganap pa yung dinosaur during Jurassic Cretaceous period. So those are the periods during the Mesozoic era. Okay? Puro reptiles, puro dinosaurs yung nag-thrive. Next one, which is the last, is the Cenozoic era or the New Life. It has three periods, which are Paleogene, Neogene, and Quaternary. Actually, these three periods are divided also in what we call as epoch. But we will not discuss this because it will be discussed further when you go in his biology class or ano. Kapag mas pinag-aralan natin kasi siya, medyo dadamin yung topic. And mostly naman, yung mga animals ito ay magkaka-relate na. Okay, so epochs, yun yung mga nasa ilalim pa ng periods na Paleogene, Neogene, and Quaternary. Mas marami pa kasing changes na nangyari during this time. But let us round down these three, yung Paleogene, Neogene, and Quaternary. Makikita nyo sa picture na parang wala ng dinosaurs. Kasi nga, after the Cretaceous period, we have the mass extinction. Yung sikat na asteroid down na tumama dito sa Earth, wiping out almost entire living organisms, which the prominent nga nung time na yon is dinosaur, kaya sila yung talaga ang pinaka naapektuhan. So yung mga natirang hayop dito is yung mga nag-survive dun sa tinatawag nating mass extinction by the asteroid. Okay, mostly, ito yung mga itsura nila. So starting with the Cenozoic era, we have the Paleogene period. Okay, so during the Paleogene period, which occurred 66.5 million years ago, so malapit-napit na siya sa ating present time, pero million pa rin. So we have mammals that survived mass extinction in the Cretaceous period thrive. Sabi ko nga kanina, yung mga mammals na nag-survive from the mass extinction during the Cretaceous period are the ones survive and now living the Paleogene period. So they are rodents, small horses, rhinoceroses, elephants, dogs, cats, pigs, and large flightless birds.
yun yung kinabilangan ng Paleogene period. So imagine, 66.5 billion million years na pa lang namumuhay yung dogs, yung cats, yung elephants, yung rhinoceroses, yung horses, and the rodents. Ganoon na sila katagal dito sa Earth. Napasa-pasa lang yung lahi, nag-iba-iba lang. Pero ganun man, ang tagal na nilang namumuhay dito sa mundo. So ganito pa lang yung itsura ng mga horses noon, small horses. Then ganito pa lang yung mga furs, primitive mga dogs and cats. And yung mga rhinoceroses, yan yung mga prominent during this time. So yan yung mga animals or organism during the Paleogene period. Next we have the Neogene period, which occurred 22.3 million years ago. During the Neogene period, it gave rise to early primates, which are said to be our ancestors. Okay, it includes the early human daw, and bodies such as sheep, goat, antelope, and gazelle. Okay, so dito daw namuhay yung mga primates. Okay, sinasabing pinagmulan ng mga tao, or yun yung mga ancestors. And then yung mga goats, mga unang goats, sheep, antelope, and bovid. Okay. Again, it's purely science. It's based on what is being studied, theory. So, syempre, iba-iba rin naman tayo ng paniniwala kasi naniniwala tayo that we are created from, we are created by God. Okay. But this, we study today is what is based on the study of different scientists. Ano yung na-discover, but still, they remain theory. We don't know if they can prove. But still, sinasabi nila na 22.3 million years ago, nahanap or yung mga fossils na to, o yung mga organism na to is nabuhay, which includes our ancestors daw. Okay? And last of the periods under the Cenozoic era is the Quaternary period, which gave rise to cave lions, saber-toothed cats, cave birds, deers, woolly mammoths, woolly rhinoceroses. Plant life flourished because of extinction of dinosaurs, which includes pines, mosses, oaks, grasses, flowering and edible crops, sharks, whales, and other marine life. So dito napakarami ng organisms yung nagta-thrive kasi nga wala na yung malalaking predators, which are the dinosaurs. And yung mga plants nag-flourish sila kasi nga nawala na din yung mga herbivores, yung mga giant dinosaurs na kumakain or dependent sa kanila. And dito nga lumitaw yung mga different animals na nakikita na, na hindi na natin nakikita ngayon, mostly extinct na. Kung nakapanood kayo ng Ice Age, ito sila, sina saber-toothed cat, yung mahaba yung pangil, woolly mammoths, cave lions, etc. And also yung mga matatalino ng humans na galing sa pagiging primates is nag-thrive na rin. And this occurred 2.5 million years ago. Ito yung pinaka-latest na period sa lahat ng periods dun sa geologic time scale. So yung Quaternary period, sinasabi nila is nandito pa rin, part pa rin tayo nun, pero sinasabi nila merong bagong epoch dito sa Quaternary period. Tinatawag nilang Anthropocene period or the era of man and its invention. Kasi tayo, maging dominant na tayo ngayon. So, kasama yon sa naging epoch, bagong epoch na dinadagdag ito sa Quaternary period. Now, to summarize what we have discussed in this video, again, we have two ways of dating the different times that occurred in the Earth, which are the relative and absolute dating. These two are used to create or to make the timeline what we call the geologic time scale. Our geologic time scale is divided into four eons, the Hadean, Archean, Proterozoic, and Phanerozoic eon. These are further divided, with especially the Phanerozoic eon, into different eras. We have the Cenozoic, Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic era. And this era are further divided into periods which discusses how the different animals formed or created, how they thrive in the earth, and how they evolved from one organism to another. Now, I've told earlier that there are different mass extinction that causes this organism to be wiped out, such as the dinosaurs and the different mammals that we are not able to catch up or see today. So, to learn about mass extinction,
Learn about it through accessing this link nationalgeographic.org/media/mass-extinction or open the file on your flash drive with the file name Mass Extinction so you can learn more about our lesson for this video. That ends our discussion. I hope you gain a lot from this discussion video. You can start answering the activity 2 on your assessment sheets. Remember that you can also contact me if you still have questions on our lesson during our specified consultation time. Once again, I am your teacher in Earth and Life Science, leaving you with a Bible verse. Take a good look at God's wonders. They will take your breath away. Psalm 66:5. Thank you and